Hello everyone, welcome back to another video. Bibig, ubunga nga, isang sangkap na dinisenyo ng Diyos upang tumanggap at maghanda ng pagkain para sa tiyan. Ginagamit din ito ng mga tao sa pagsasalita. Ang lahat ng pananalita ay dapat na magdulot ng kapurihan sa Diyos. Pero tandaan mo ito, ingatan mo ang iyong bibig. Ito'y maaaring maging singtalas at nagpapahamak na gaya ng isang armas sa digmaan. Ngunit maaari rin naman itong maging singtamis ng honey at nakagiginhawa gaya ng liniment. Ang ating bibig ay maaaring magdulot ng buhay at ito'y maaaring magdala ng kamatayan. Ganyan binabanggit ng Biblia ang pakultad ng tao sa pagsasalita. Basahin natin ang Kawikaan 18:21. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kung ang isa ay madalas magsalita, kakainin niya ang bunga nito. Hindi katakataka nga ang pagsabi ni Solomon sa Kawikaan 13:3. Ang taong nagbabantay sa kanyang bibig ay nag-iingat ng buhay niya. Pero ang taong hindi kumukontrol sa mga labi niya ay mapapahamak. Isang napariwarang dangal, nasaktang damdamin, nasirang relasyon, at maging pisikal na kapinsalaan. Lahat na ito ang posibleng maging resulta ng walang katuturang pagsasalita. Marahil, isa ka na nagnanais ingatan ang kanyang kaluluwa. Paano mo matututuhan na pag-ingatan ang bibig at maiwasan ang kapahamakan? Ang isang payak na paraan ay ang huwag gaanong maging masalita. Marahil ay nakakita ka na ng isang lalaki o isang babae na waring merong masasabi sa lahat ng bagay na kayayamot ang gayong tao. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 15:2 at Ecclesiastes 10:14, ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman, pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang, pero patuloy pa rin sa pagsasalita ang mangmang. Kung sa bagay, hindi ibig sabihin ito na lahat ng mga taong masalita ay mangmang o na sino mang nagsasalita ng bahagya ay pantas, subalit mapanganib ang magsalita ng walang lubay. Ganito ang pagsasabi ng Kawikaan 10:19, kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali, pero ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Ang bibig o ang mga salitang lumalabas sa bibig natin ay maaaring magdulot ng buhay o kamatayan. Nangangahulugan ito na mahalaga ang wastong paggamit ng bibig. At ganito nga ang ipinahayag ng Diyos. Sinasabi ng kanyang salita sa Kawikaan 10:11, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. Dahil dito, kailangang buong ingat na bantayan ang bibig sapagkat ang may kahangalan at maling paggamit nito ay maaaring mapahamak sa may-ari nito. Pinagsusulit ng Diyos ang isang tao ayon sa inilalabas nito sa kanyang bibig. Baka maging padalos-dalos ang isang tao sa pagsasalita, sa paggawa ng panata. Maaaring labis niyang pinupuri ang iba, anupat nagdudulot ng pagbagsak sa taong iyon at ng paghatol naman sa kanyang sarili. Lalo nang napakahalaga na bantayan ng isa ang kanyang bibig kapag nasa harap ng balakyot. Dahil ang bahagyang paglihis mula sa itinuturo ng karunungan ng Diyos na dapat sabihin ng kanyang lingkod ay maaaring magdulot ng kadustaan sa pangalan ng Diyos at ikamatay ng isang iyon. Naglaan si Jesus ng mainam na halimbawa ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos nang hindi nagrereklamo o nanlalait sa kanyang balakyot ng mga mananalansang. Ang isang tao ay dapat na laging nag-iingat sapagkat siya ay hindi perpekto. Dahil dito ay kailangan niyang bantayan ang kanyang puso. Sinabi ni Jesus na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparungi sa isang tao, kundi ang lumalabas sa bibig, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kaya dapat mag-ingat ang isa na huwag hayaang lumabas sa kanyang bibig ang anumang bagay nang hindi pinag-iisipan, nang hindi isinasalang-alang ang mga resulta nito. Nangangahulugan ito na dapat gamitin ng isang tao ang kanyang pag-iisip upang maikapit ang mabubuting bagay na natutuhan niya mula sa salita ng Diyos. Yamang malakas ang kapangyarihan ng bibig sa ikabubuti o sa ikasasama, kahanga-hanga ang nagiging mga resulta kapag pinapatnubayan ng Diyos ang ating bibig. Ginawa niyang gaya ng isang tabak na matalas ang bibig ni Isaias, at ang mga salita naman sa bibig ni Jeremias ay ginawa niyang apoy. Pinagtibay ng Diyos ang kanilang makahulang mga salita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at nagkatotoo ang mga ito. Sa kabilang dako naman, mapanganib ang makinig sa anumang lumalabas sa bibig ng isang tao na kilalang chismosa. Yamang maaari nitong ipahamak ang isang tao. Ang chismis ay walang saysay na usapan tungkol sa buhay ng ibang tao. Walang batayang usap-usapan. Ang paninirang puri naman ay pagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa iba. Karaniwa'y taglay ang masamang hangarin, bibigan man o nasusulat.
hindi lahat ng chismis ay masama o mapaminsala. Bagaman posibleng magkagayon, kung minsan, maaaring ito'y tungkol sa kapuri-puring mga bagay hinggil sa mga tao. O maaaring ito'y paglalahad lamang ng mga bagay na hindi naman mahalaga o nakasasakit tungkol sa iba o joke ng interes sa ibang tao. Ngunit madali itong mauwi sa usapang nakasasakit o maaaring pagmula ng gulo. Sapagkat ang chismis ay walang saysay na usapan. Nagpapayo ang kasulatan laban sa walang saysay na pananalita. Ano pat itinatawag pansin ito na ang dila ay mahirap paamuin at na ito ay apoy rin. Sa mga bahagi ng ating katawan, ang dila ang puno ng kasamaan dahil pinarurumi nito ang buong katawan at pinagliliyab ang buong landasin ng buhay. Maraming ulit na idiniriin ang panganib ng walang saysay na usapan. Ang gayong pananalita ay kaugnay ng kahangalan o kamangmangan. Ito ay silo at maaaring ikapahamak niya ang nagsalita. Hinihimok tayo ng kasulatan na ingatan ang ating puso at na mag-isip at magsalita tungkol sa mga bagay na totoo, seryoso, matuwid, malinis, kaibig-ibig, may mabuting ulat, may kagalingan at kapuri-puri. Sinabi ni Jesucristo, ang lumalabas sa kanyang bibig ang nagpaparungi sa isang tao. At pagkatapos ay binanggit niya ang mga balakyot na pangangatwiran at mga bulaang patotoo bilang kasama sa mga bagay na lumalabas sa bibig, ngunit sa katunayan ay mula sa puso. Ang chismis ay maaaring humantong sa paninirang puri, na ikinapapahamak naman ng naninirang puri. Kitang-kita ang karunungan ng mga salita sa Ecclesiastes 10:12-13. Tumatanggap ng pabor ang marunong dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig niya, pero ang mga labi ng mangmang ay nagpapahamak sa kanya. Ang mga unang salitang lumalabas sa bibig niya ay kamangmangan, at ang mga huling salita ay kabaliwan at nagdudulot ng kapahamakan. Ang chismis ay usapan na nagsisiwalat ng mga bagay tungkol sa mga gawain at pinagkakaabalahan ng ibang tao. Ito'y maaaring walang saligang usap-usapan, baka kasinungalingan pa nga. At bagaman maaaring di alam ng nagchichismis na hindi totoo ang bagay na pinag-uusapan, ipinagsasabi pa rin niya yun. Sa gayon ay nagkakalat siya ng kasinungalingan. Maaaring mga kapintasan at mga pagkakamali ng isang tao ang ipinagsasabi ng nagchichismis. Ngunit kahit totoo ang mga bagay na ipinagsasabi niya, mali pa rin siya at ipinakikita nito na wala siyang pag-ibig. Sinasabi ng Kawikaan 17:9, ang nagpapatawad ng kasalanan ay nagpapakita ng pag-ibig. Pero ang salita ng salita tungkol dito ay naglalayo sa malalapit na magkakaibigan. Kaya bago mo gamitin ang iyong bibig, magbulay-bulay bago ka sumagot. Isa pang paraan upang maingatan ng iyong bibig ay ang mag-isip muna bago ka magsalita. Pagka ang isa'y nagsalita ng hindi iniisip ang sasabihin, kapwa siya at ang kanyang mga tagapakinig ay maaaring masaktan. Ang kinasiyang manunulat ay nagsasabi sa Kawikaan 12:18, ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada, pero ang dila ng marurunong ay nagpapagaling. Kaya naman ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng ganitong praktikal na payo sa Kawikaan 15:28. Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot, pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Mas mabuti ang pag-isipan kung ano ang sasabihin mo, imbis na ibuga ang lahat ng nasa loob na baka naman makasakit sa iba. Marahil ay may tatanong mo, ano ang pagkakaiba ng chismis at paninirang puri? Bagaman ang chismis, sa ilang kaso, ay maaaring hindi naman nakasasakit, ngunit maaari itong maging paninirang puri o mauwi rito. Ang paninirang puri naman ay laging nakapipinsala at laging nagiging sanhi ng sama ng loob at pagtatalo. Maaaring may kasama itong masamang motibo o wala. Sa alinmang kaso, pinasasama ng maninirang puri ang kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Sapagkat ang paghahasik ng mga pagtatalo sa gitna ng magkakapatid ay kabilang sa mga bagay na kinapupuutan ng Diyos. Ang salitang Griego para sa maninirang puri o tagapag-akusa ay diabolos. Ginagamit din sa Biblia ang salitang ito bilang isang titulo ni Satanas na Diablo. Ipinakikita nito kung sino ang pinagmumulan ng gayong mapanirang puring akusasyon. Ang paninirang puri ay isang katitisuran sa iba, lalo na sa isa na sinisira ang puri. Ganito ang kautosang ibinigay ng Diyos sa Israel. Basahin natin ang Levitico 19:16. Huwag kang lilibot sa iyong bayan para maggalat ng ikasisirang puri ng iba. Huwag mong isa sa panganib ang buhay ng kapwa mo. Idiniriin dito ang kalubhaan ng paninirang puri sa pamamagitan ng pagtatawag pansin na sa ilang kaso, ang mga bulaang paratang ay maaaring aktwal na humantong sa paglalapat ng kamatayan. Sa maraming pagkakataon, ang mga bulaang saksi
ay naging kasangkapan sa pagkamatay ng mga taong walang sala. Kung minsan, may mga bagay na dapat ilihim, ngunit natutuwa ang maninirang puri na isiwalat ang mga iyon sa iba na walang karapatang makaalam ng mga iyon. Nagdudulot ng kasiyahan sa maninirang puri ang pagsisiwalat ng mga bagay na nakakagulat. Mali rin ang isa na nakikinig sa paninirang puri at pinipinsala niya ang kanyang sarili. Maaring maudyukan ng isang tao na lumayo sa kanyang mga kaibigan dahil sa isang mapanirang puring komento tungkol sa kanila ng isang maninirang puri, at maaring magbunga ito ng mga alitan at pagkakabahabahagi. Ang isang anyo ng paninirang puri ay panlalait. Anupat ang gumagawa nito ay dapat ihiwalay mo sa iyong buhay. Sapagkat hinahatulan sa kasulatan ang mga manlalait bilang di karapat-dapat sa buhay. Ang paninirang puri at ang panlalait ay kadalasang iniuugnay sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ang pagsasalita sa tamang panahon ang isa pang paraan ng pag-iingat sa bibig mo. Napansin ni Solomon sa Ecclesiastes 3:7, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ibig bang sabihin, hindi na tayo magsasalita dahil baka may masabi tayong hindi tama? Siyempre hindi. Hindi tayo tumitigil sa paggamit ng apoy dahil lang sa natatakot tayong masunog. Mahalaga na may kontrol tayo. Kung kukontrolin natin ang apoy, magagamit natin ito para magluto ng pagkain, mapainit ang katawan natin at magkaroon ng liwanag. Sa katulad na paraan, kung kukontrolin natin ang ating dila, magagamit natin ang kapangyarihan nito sa pagpaparangal sa Diyos at sa kabutihan ng iba. Ang kakayang sabihin ng iniisip at nadarama natin ay isang kamangha-manghang kaloob mula sa Diyos. Nakikipag-usap man tayo gamit ang kamay o ang bibig. Paano natin magagamit ang kaloob na ito para makapagpatibay at hindi makasira ng loob? Basahin natin ang Santiago 3:9 at 10. Sa pamamagitan nito, pinupuri natin ang Diyos, ang Ama. Pero sa pamamagitan din nito, isinusumpa natin ang mga tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpapala at sumpa. Mga kapatid ko, hindi tamang nangyayari ang ganitong bagay. Sabi ko nga kanina, dapat may kontrol tayo sa ating bibig. Hindi natin kailangang magsalita ng magsalita. Kapag tahimik tayo habang nagsasalita ang iba, ipinakikita natin na iginagalang natin sila. Kapag kinukontrol natin ang ating dila pagdating sa confidential na mga bagay, ipinakikita nating maingat tayo at may unawa. Kung pipigilin natin ang ating dila kapag galit tayo, isa itong karunungan. Tiyak na may mga pagkakataon na kailangan nating maunawaan kung kailan ang tamang panahon para magsalita. Halimbawa, baka nasaktan tayo sa sinabi ng iba kahit maganda naman ang intensyon niya. Makabubuting pag-isipan muna kung talagang ganoon kaseryoso ang nasabi niya para pag-usapan pa. Kung kailangan mo talaga siyang kausapin, isang katalinuhang maghintay muna kapag kalmado ka na para hindi ka makapagsalita ng padalos-dalos. Ang salita ay may kapangyarihang makasakit o makapagpagaling. Palasak sa sanlibutan ni Satanas ang paggamit ng salita para manakit. Ang isang halimbawa ng mapait na pananalita ay ang sarcasm. Ito ay sarkastikong mga salita na ginagamit para hamakin o pintasan ng iba. Kadalasan itong ginagawa para magpatawa. Pero pwede itong mauwi sa walang galang at mapang-insultong pananalita. Kasama ang sarcasm sa mapang-abusong pananalita na dapat alisin ng mga tao. Masarap magpatawa, pero iwasan natin ang masakit at sarkastikong biro na pwedeng ikapahiya ng iba. Pinapayuhan tayo ng Biblia sa Efeso 4:29, alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, puot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita at anumang pwedeng makapinsala. Dahil sa laganap na ang mapang-abuso at malalaswang salita sa ngayon, ang mga tao ay dapat magkaroon ng estratehiya upang labanan ang masamang impluensyang ito. Naglalaan ang Biblia ng isang mahusay na estratehiya. Sa makatuwid nga, ang pag-ibig sa ating kapwa, ang tunay na pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa ay mag-uudyok sa atin na palaging gumamit ng mga salitang nakagagaling. Ang sabi ng Biblia sa Efeso 4:29, huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay ayon sa pangangailangan para makinabang ang mga nakikinig. Gayon din, ang pagkikintal ng salita ng Diyos sa ating isip ay tutulong sa atin na huwag makapagsalita ng masakit. Ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa banal na kasulatan ay makatutulong sa atin na alisin ang lahat ng karumihan. Oo, nakapagpapagaling sa ating isip ang salita ng Diyos. Ikaw man naman ay maaaring matuto na ingatan ng iyong bibig pag sumikapan mong iwasan ang masyadong pagsasalita. Iwasan ang pagsasalita na hindi muna pinag-iisipan na baka makapinsala sa iyong dangal at sa dangal ng iba.
at mag-abang ng mga pagkakataon na maibahagi mo sa iba ang kapaki-pakinabang na salita sa tamang panahon. Ang paggawa ng gayon ay tutulong sa iyo na maingatan ang iyong kaluluwa.